na awit. Ang Panginoon narating kasama ng mga anghel, kailanman di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Ikalabing apat ng buwan ng Disyembre, atin pong ginugunita ngayon si San Juan de la Cruz, isang pari at pantas ng simbahan. Isama po natin ang ating madaladalang kahilingan sa banal na misang ito. At sinasama din po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ang kaarawan ni Edna Gonzaga at Evelyn Gonzaga. Upang tayo'y maging marapat at gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkaloob mong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at dudurugin tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos,
pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto ay pupunin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking iyahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi, sa kanyang nilikha ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, Alleluia. At sumain niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Ilyas na darating. Ang may pandinig ay makinig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Binibigyan po tayo ng dalawang Juan sa araw na ito.
Juan Bautista sa ating Ebanghelyo, Juan de la Cruz na ating ginugunita, ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa ating Panginoong Jesus. Halos magkapareho ang dinanas ng dalawang ito sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Alam natin na si Juan Bautista ay nabilanggo, ganun din si Juan de la Cruz ay ibinilanggo ng kanyang mga kasamahan dahil pareho ng dalawa ay gusto ng pagbabago ng kanilang mga puso, pagbabago ng panuntunan sa buhay na parang nakikita ng dalawa na parang sumusubra na ang ginagawa ng mga tao. Halimbawa na lamang, si Juan Bautista ay ang naging dahilan ng kanyang kamatayan ay pinugutan siya dahil sa kanyang ginagawang preaching at ang naging dahilan naman noon kung papaano siya namatay ay si Haring Herodes dahil sinasabi lang ni Juan Bautista na mali na gawin mong asawa ang asawa ng iyong kapatid. At nangyari na mayroong gumawa ng nakalugod sa hari at nangako na kahit ano ang hingin ay ipagkakaloob sa kanya at hiningi ang ulo ni Juan Bautista na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ganon din ang nangyari kay Juan Bautista, kay Juan de la Cruz. Ibinilanggo siya ng kanyang mga kasama dahil gusto niyang baguhin ang kanilang kongregasyon. Isa po siyang Carmelite na kasama niya po si Santa Teresita ng Avila dahil ang lumang tradisyon na kanilang ginagawa ay parang nagbabago na. Isa pa nga dito ay, ang isang halimbawa dito ay kagaya noong mga nubol, anak ng mga nubol, anak ng mga may kapangyarihan na pumapasok sa monasteryo na kung saan ay kasama ang kanilang mga personal na katulong. Kaya ang nangyayari ay sino man ang pumasok, nandoon lang nakahilata, hindi na gumagawa dahil mayroong gumagawa para sa kanila. Ay di parang hindi rin pag-aalay ng kanilang buhay. Kaya ito ang nakita ni Santa Teresita ng Avila at ni Juan de la Cruz. Kaya ito ang naging dahilan para ibilanggo si Juan de la Cruz. Subalit siya po ay gumawa ng paraan para makatakas doon sa bilangguan hanggang sa siya ay pumunta doon sa monasteryo ni Santa Teresita ng Avila at doon nila ipinagpatuloy ang ginagawa nilang reform. Si Juan de la Cruz ay galing sa mahirap na pamilya to the extent na hirap ang kanyang pamilya. Kaya kinupkop si Juan de la Cruz ng mga madre ang kanyang ginagawa in behalf of ng mga nuns. Gumagawa siya ng kung ano ang ginagawa, paglilinis, kung ano ang maiuutos sa kanya ng mga madre. At ito naman ay sinuklian ng mga madre na siya ay papag-aralin. Kaya pinapasok siya sa universidad. Hanggang doon sa universidad ay siya po ay umusbong ang kanyang bukasyon at siya ay naging pari. At nadiskubre ng mga madre na matalino ito si Juan de la Cruz, lalong-lalo na sa poetry at prose. Hanggang sa mayroon pang na-discovery ang mga madre na malalim na spirituality ni Juan de la Cruz. Kaya tinulungan nila ito hanggang sa makatapos. Subalit, noong siya'y pari na, kaya nga'y ginagamit niya ngayon ang kanyang deep spirituality na naging dahilan para siya'y kontrahin ng kanyang mga kasama dahil
ayaw ng kanyang mga kasama sa ginagawa ni Juan de la Cruz dahil para sa kanila ay awkward, dahil ang sinusunod ng kanyang mga kasama ay yung panibago ng tradisyon, samantalang nakakalimutan yung tama na itinuro pa doon sa kanilang founders ng kanilang kongregasyon. Binabago utay-utay na siyang naging dahilan ng dalawang ito sa mga mungha at mga munghi ni Santa Teresita ng Avila at si Juan de la Cruz sa munghi. Kaya nagkunibes ang dalawa para gawin ang reform na naging dahilan ng paghihirap ng kanilang buhay. Kaya nga, halos magkapariho ang buhay na binagtas ni Juan Bautista at ni Juan de la Cruz. Marahil ang mensahe lang sa atin ng ating Panginoon ngayon, sa mga pagsubok, sakripisyo na ating nararanasan, ang lahat ng ito'y mayroong layunin ang Diyos sa atin. Ang importante lang ay mapagtagumpayan ng bawat isa sa atin, dahil hindi man po reward ang nagaantay sa atin dito sa mundo, nakakasiguro po tayo, kagaya ni Juan Bautista at ni Juan de la Cruz, ang reward na para sa kanila ay ang reward ng langit. Nawa ito po ang ating pakamitiin, dahil lahat ng nag-alay ng kanilang buhay para sa kanilang pananampalataya, alam natin na hindi napasama, manapay, napabuti, at ang kanilang kaluluwa ay nasa langit. Ito ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon ngayon, nawa masundan natin kahit katiting lang ang ginampanan ni Juan Bautista at ni San Juan de la Cruz. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng Buong Diyos, puso'y linisin ang lubot, tuwa't galang isa. Lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan, sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus, sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga paghahain ng aming mga alay sa paggunita namin kay San Juan. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan de la Cruz ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupuhay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bunutan, sa sarili niya'y inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Romel Penteño na tinawag mo mula sa daigdig na ito, noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan pagkailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kudero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Amin.
na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Inaasang namin ang iyong pagdatal, ang pag-ahari mo. At namiliwanag mong tunay na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Ang lahat po'y magsitayo. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan de la Cruz ang misteryo ng krus. Ipagkaloob mong ang paghahaing ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siyang magbunsod sa amin upang pagmalasakitan ang lahat para matubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyo kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang. Kaysa ng Espiritu at Nesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo mula sa December 16 hanggang 24 ay sa ika-apat at kalahati ng madaling araw. At ang simbang gabi mula December 15 hanggang 23 ay sa ika-lima ng hapon maliban sa December 17, araw ng Linggo, ito po ay sa ika-anim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-dalawa ng hapon.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito, maging sa mga taong mawiwisikan ng banal na tubig na ito, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapat ng buong kong kalooban dahil sa kadakila ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.